desisyon na nga si Kabil na kuan eh. Pumasok sa loob ng batas. Kung si man nasa labas ng batas nung panahon na yon, nagdesisyon na siya pumasok kahit tumakbong party list. Yung party list sumusunod sa mga rules ng Kongreso. Kaya walang batayan itong pagkulong sa kanya. At hanggang ngayon, di maliwanag sa akin kung anong charge sa kanya. Bakit natin sinisigaw na palayain si Kabel? Palayain sa ano? Free Kabel from illegal arrest and arbitrary detention. Bakit ko illegal arrest? Nang hinuli po si Kabel noong February 25, alas 10 ng umaga, ito po ay isang contrived gawa-gawalan ng warrantless arrest. Mga kababayan, ako po ay nandito upang maging bahagi sa pagbigay ng support, full and vigorous support for Ipalaya si Kabel. Another issue came to the fore, another concern, which has always been in the background, which is the prolonged detention of a range of people, but particularly leftist activists, and in this case, a congressional representative representing a leftist constituency, that they're deprived of their right to liberty in a manner that raises concerns that it may be arbitrary detention. And this concern in Carvel's, Congressman Crispin Beltran's case, was that in a way the manner he was arrested, and there are certain aspects of the procedures which give rise to concern that there was a political motivation behind his arrest. Pinuo yung Free Kabel movement para magkaroon ng isang malawakang coalition o kampanya para sa pag-release, no? Pagka-release kay Kabel, pagkat talagang iniipit siya, no? Ng pamahalaan, sapagkat yung uring manggagawa, no, talagang aktibo at nakasabak dito sa kilusan para sa pagbabago ng ating lipunan, no, at yun ang konteksto kung bakit kinatatakutan si Kabel, lalo na siya talagang boses ng uring manggagawa. Sa matagal ng panahon, walang kinatawan yung mga manggagawa sa ating Kongreso, no, para talakayin niya yung mga issue ng manggagawa. Maraming activities ang binabalak kasi kasama na dyan yung information campaign, no, kasi kailangan malaman ng sambayanan kung bakit siya kinulong. Kaya na dumating itong bagong yugto ngayon ng 1017 at ang unang-unang inaresto ay si Kabel. Para kami lahat sa pamilya ay ano na shock dahil si Kabel ay 73 years old na. Siguro ang ano dito, yung muli mong makita na pumapasok si Kabel sa isang detention cell. Yung napakabigat dalahin. Dahil bilang kasama ni Kabel sa ano na matagal na panahon sa kalsada, sa pakikipag-ugnay sa mga manggagawa, hindi ko na inaasahan na sa mga panahon na to na sa kanyang retiring age na siya, pero ganun pa rin kasi di yung paglilingkod niya sa masang anak pawis, ay muli siyang ikukulong ng isang sistema. Ano, kaya nung pumapasok siya doon sa detention cell, kasama niya ako, talagang hindi ko naiwasan yung ano eh, yung tumulo yung luha mo. At si Kabel, kitang-kita mo sa kanya yung galit, galit siya. Doon sa muli niyang, nung makita niya yung detention cell, tinignan niya ako, ganun. Sabi ko, kaya natin yan. Pero mas mahina na yung salita ko dahil mahina na si Kabel, physically.
health-wise, baka hindi niya nakayanin. Kaya ako nananawagan kay Gloria. Gloria, huwag ka naman masyadong malupet, no? Sinasabi na nga, mukhang si Marcos at saka si Erap ay may mas puso kaysa sa'yo. Ikaw pa naman, kababae mong tao, wala kang kapuso-puso, no? At napakalupit mo, no? Hindi si Catherine Beltran ang dapat nakakulong! Ang mga dapat ikulong ay ang mga nagpapahirap sa mga mamamayan! Ang mga ganit at ang mga korap sa pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo! Kung kaya't hindi dito titigil, harangan man na si Bat, harangan man na PP 1017 at maski ng martial law ay maging tuloy-tuloy ang pagkilos ng mga manggagawa, ng mga magsasaka at batayang sektor ng ating lipunan, hindi lamang sa pagpapalaya ng honorary chair ng KMU ng pangunahing representante ng uring anak Pawi sa Kongreso, kundi dapat makamit ng sambayanan ang tunay na kalayaan at demokrasya sa ating bayan, hindi ang kalagayan na ilan lamang ang nagahari sa ating lipunan samantalang nakasadlak sa kahirapan at walang katarungan ang malaking bagdan ng ating mamayan. Kung ako patuloy na ikukulong sa pamamagitan ng madaya, labag sa batas, farce ng mga charges laban sa akin, ay sisikapin kong makalaya. Kaya kami sa buo sa pamilya namin, nagtitiwala kami sa lakas ng masa, ng mass movement ang magpapalaya kay Kaben, hindi ang sistemang ito. Na hinahain natin sa araw na ito ay ang mga sunod-sunod. Una, lupa at industriya. Pangalawa, sahod. Pangatlo, trabaho. Pangapat, tirahan. Panglima, karapatan. At pang-anim, kalayaan at soberanya ng ating bansa. Ang bansang demokrasya ay ating itanghal. Sulong, sulong, sulong anak pawis, sa lakas ng masa, kamtin ang tagumpay. Sulong, sulong, sulong anak pawis, lakas ng masa, kamti ng tagumpay. Sulong anak pawis, sulong anak pawis, sulong.